Matapos makapagpiansa ni dating Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa kaso sa pork barrel scam, positibo raw si dating Senador Bong Revilla na susunod na siya. Pero ang prosekusyon ay kwekwestiyonin ang pangsamantalang pagpapalaya kay Estrada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nag-empake. Nagpaalam sa best friend na si dating Senador Bong Revilla Jr. At pagkalabas ng kanilang sasakyan sa Camp Crame, nagtapos ang mahigit 3 taong pagkakapiit ni dating Senador Jinggoy Estrada. Pinayagan na kasi siya makapagpiansa ng 1.3 milyon pesos sa kanyang kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. Sa 3 dating senador na nakasuhan ng plunder kaugnay ng PDAF scam, tanging si dating Senador Bong Revilla Jr. na lang ang nakakulong pa rin sa PNP Custodial Center. Naniniwala ang kampo ni Revilla na darating ang panahong lalaya rin siya kahit dati na ibinasura ng Sandigan Bayan ang kanyang petition for bail. There is absolutely no evidence, there is no case against Revilla, and therefore he should not just be granted bail but the case should be dismissed. Isa sa ginamit na argumento ni Estrada sa kanyang omnibus motion, ang na-dismiss na plunder case ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, kung saan bigo ang prosecution na matukoy ang utak ng plunder at hindi sapat ang ebidensya para makulong ito. Ito rin daw ang balak gawin ng kampo ni Revilla. I will leave that to my lawyers, pero siguro naman gagawin din namin kung ano yung ginawa ni Senator Jinggoy, yung second petition for bail. Kaya naniniwala ko meron pa rin namang hustisya dito sa ating bansa. Ang kampo naman ang sinasabing utak ng PDAF scam na si Janet Lim Napoles naghahanda na rin para muling maghain ng petition for bail. Kung pagbabasehan daw kasi ang criminal information ng kaso, hindi malinaw kung sino ang main plunderer na isa sa mga dahilan kaya nakapagpiansa si Estrada. Sinasabing si Napoles ang pasimuna ng PDAF scam na isang pribadong individual. The main plunderer cannot be a private person. It should be a public officer. Kanina, balik sa Sandigan Bayan si Estrada sa pagpapatuloy ng pagdinig ng kaso. Pero dahil walang quorum ang mga mahistrado, ipinagpaliban ito sa susunod na Lunes. Sa kanyang pansamantalang paglaya, wala raw mapagsidla ng tuwa ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada at inang si dating Senadora Loy Ejercito. He was very happy. Lalo na ang nanay ko. Umaasa naman ang prosecution na maibabalik sa kulungan si Estrada sa ihahain nilang motion for reconsideration sa Sandigan Bayan. Of course, kasi may good grounds kami, so I hope ma-reverse yung kanyang pag-grant ng bail. I'll let the justices decide on my case. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.